Tara na at makinig kay Sir Martin! Sa Japan? Napuntahan mo na ba ang Korea? Nakapamasyal ka na ba sa China? Aba, kung ako ang tatanungin ay hindi pa rin. Ngunit, masasabi ko sa inyo na naranasan ko na ang mga bansang ito. Papaano? Sa pamamagitan ng kanilang mga akdang pampanitikan. Noong nakaraang markahan ay pinag-usapan natin ang mga pinagmulang bansa ng mga akdang tinalakay natin. Ngayong markahan naman na ito, ay muli tayong maglalakbay sa Asya. Tara, samahan ninyo ako kasama ang mga guro sa Filipino na sina Sir Anthony Manalastas, Ma'am Elizabeth Ocampo, Ma'am Maria Cristina Benevice, Ma'am Mary Anel Capati, at syempre ang inyong lingkod, si Sir Ronaldo Martin. Tara na! Hey, sin natin ang iba pang uri ng akdang pampanitikan at ang mga bansang pinagmulan ng mga ito. Narito ang mga akda na ating tatalakayin sa markahang ito. Una ay ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan, isang halimbawa ng parabola na nanggaling sa kanlurang Asya. Pangalawa ay ang elehiya sa kamatayan ni Kuya na galing naman sa Bhutan. Ang pangatlo ay ang maikling kwento na pinamagatang sino ang nagkaloob. Ang susunod ay isa pang halimbawa ng maikling kwento na pinamagatang ang kasulatan ng Banyaga. Susunod ay ang kilalang alamat ni Prinsesa Manora na galing naman ng Thailand. At ang huli ay ang epiko na nanggaling sa India na pinamagatang Rama at Sita. Sabik na akong pag-usapan ng mga akda. Ihanda ang sarili para sa isang makabuluhang ikatlong markahan. Magkita-kita tayong muli. Paalam!